ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa super big time oil price hike. Namumuro na pumalo sa 14 pesos ang itataas sa presyo ng diesel at 9 na piso bawat litro sa gasolina sa susunod na linggo. Nag-usap na mismo si Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga kumpanya ng langis kung pwedeng utay-utayin ang super big time oil price hike sa Martes. Desidido na si Joel na titigil na muna sa biyahe sa susunod na linggo kung tataas na naman ang presyo ng diesel. Ayaw ko na sir kasi lugi na kami sa biyahe. Hindi naman tumaas ang pamasahe sir. Isipin mo, kahapon sir, maghapon ako, 300 lang ang naiuwi ko. Eh wala rin. Eh mag-ipon na lang tayo ng plastic para ibenta na lang, mga lakal. Mukhang mauuwi nga sa pangangalakal si Joel dahil namumuro ang sobrang laking dagdag presyo sa Martes. Sa unang apat na araw ng trading sa international market, nasa 14 pesos ang iminahal ng diesel, 8 pesos sa gasolina at 11 pesos sa kerosene. Ayon sa mga sources, kung mababawasan man dahil sa pagbaba ng trading ngayong araw, baka maglaro pa rin sa 12 hanggang 13 pesos ang itataas sa diesel, 6 to 7 pesos naman sa gasolina. Oh my God. Kaya dismayado ang Grab driver na si Tirso na ginagawa na ang lahat ng paraan para makatipid. Survival period tayo. Wala naman akong choice kundi titisin. Kasi kung hindi ko naman ito gagawin, paano naman yung family ko? Wala namang magawa ang mga ordinaryong motorista at chauffeur kung hindi tanggapin ang big time oil price hike. O baka mag-commute na lang, ganun. Kung hindi naman importante yung lakad, kung hindi naman kailangan ng sasakyan, ganun na lang po. Kailangan lang natin magtipid sa ibang bagay para ma-accommodate natin kung gagamit tayo ng sasakyan. Kung hindi naman natin kailangan umalis, gumamit ng sasakyan, kung lang tayong gumamit ng sasakyan. Eh syempre, hindi po maganda pero wala tayong magagawa kundi tanggapin kasi yun yung nagiging epekto nung nangyayari ngayon. Kami mga driver, wala nang maiuwi sa pamilya namin. Konting kakarampot na kakainin nila, kukuhanin pa ng mga kartel. Sana naman makonsensya kayo. Makikiusap ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kung pwedeng utay-utayin ang sobrang laking oil price hike sa susunod na linggo. Pero ang problema, papaano kung magtutuloy-tuloy naman ang oil price hike sa mga susunod na linggo? O di maiipon din ang mga dagdag presyo? Yan din ang pananaw ni Energy Secretary Alfonso Cusi, pero pinulong pa rin niya ang mga oil companies ngayong hapon. Nia-appeal pa rin natin sa mga sa mga industry players that if we can do something, no, to stagger it. If we stagger it, they will still recover that, no. Pag-usapan. Ang tiniyak lang ni Cusi, hindi magkakaproblema sa supply ng petrolyo sa Pilipinas kahit tumagal pa ang giyera sa Ukraine. Kailangan umanong magtipid ang lahat, kabilang na ang mga politikong panayang ikot gamit ang sasakyan na kumukonsumo ng langis. We have to be efficient with our travel or trips, no? Para sa ganun, makatipid tayo. Yung mga caravan or motorcade that is fuel consuming. So kung matitigil natin yon, that will help lessen the demand for oil, di ba? Hirit naman ang laban consumer, wag na munang magtaas dahil hindi naman ngayon lang binili ng mga oil firms ang kanilang supply. Sabi ng grupo, dapat wag munang pairalin ang pricing formula na galing din sa DOE. These are extraordinary times that DOE issued an order to the oil companies that the DOE pricing formula is immediately suspended until further review. Suspended temporarily and weekly price adjustment. Kahit kasi magkaibang operasyon at laki ng mga oil companies, nagkokopyahan lang din sila ng galaw sa presyo ng petrolyo kada linggo. Sa gitna nito, iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa NEDA, Department of Energy, Department of Trade and Industry, Department of Finance at Department of National Defense na tugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. The main point
of the president is that everyone is on top of the situation, government is on top of the situation, and that all hands are on deck to mitigate the impact of the current situation and to provide solutions. Patuloy namang tutol ang mga economic managers na suspindihin ang pagpataw ng fuel excise taxes. So to be more specific po, the measures that will have to be significantly have a negative impact po dito sa ating revenue generation with projected loss of around 117 billion in revenues or around 0.5% of GDP. And eventually, if we maintain our disbursement program, it will result to a bigger deficit. Inaasahang maglalabas ang Malacanang ng guidelines kaugnay sa pagtugon sa tumataas na presyo ng petrolyo. May bibigay na raw po ang ayuda o fuel subsidy sa ilang nagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan sa susunod na linggo. Pero nakikiusap naman po ang ilang tsuper ng jeepney na idiretso na mismo sa kanila ang naturang ayuda. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Napupunta na lang sa pang-diesel ang kinikita ng mga jeepney driver. Kaya hinihintay nila ang ayuda mula sa gobyerno na inaasahan sa susunod na linggo. Ang halaga ng nasa card ay 6,500 pesos. Kung isang araw ay nakaka-800 hanggang 900 pesos na pangkrudo ang mga jeepney, aabutin ng isang linggo ang fuel subsidy kada unit. Ang problema, nakailang beses nang nagsabi ang gobyerno na may ayuda, pero niminsan, hindi naman umano nila ito natikman. Sana yung mga operator dyan, yung mga card na yan sa Tawid Pasada, sana ibigay na sa driver. Hindi nila kami na sa kanila yon. Kung makakaroon sa amin ng diretsuhan yan, okay lang, makakatulong na rin. Huwag na lang idaan doon sa mga ano pa, kasi nasasabit eh. Hindi makakarating sa amin eh. Ilang kami dito hindi nakatanggap ng contracting, siguro nakatanggap sa amin dito, wala pa 10. Ilan kami ang driver dito, kulang 200. Bakit nga ba hindi umaabot sa ibang driver ang fuel subsidy? DBM o Department of Budget and Management ang mag-aabot ng pondo sa Department of Transportation na siyang ibibigay naman sa LTFRB. Ang mga operator at ang mga may hawak ng prangkisa ng pampublikong sasakyan magpapasa ng mga requirements sa LTFRB tulad ng patunay ng prangkisa para maisama sa listahan ng ayuda. Kapag nasa LTFRB na ang fuel subsidy, tsaka ito ikikredit ngayon sa ipapamahaging cash card. Nakasulat sa card ang pangalan ng operator o fleet operator, ang plaka, opisina ng LTFRB na nag-issue ng cash card at unique number ng card. Mga operators ang nakaatas na i-distribute itong mga cash cards nito sa kanilang mga drivers. At pagdating sa gasolinahan ay ipapaswipe ito ng mga drivers para makargahan ng krudo ang kanilang mga unit. Pero hindi nga lang pwedeng gamitin itong card na ito na pang grocery o kaya i-withdraw ang pera na parang sa ATM dahil ino-notify ng banko ang LTFRB at mapapatawag at mananagot ang sinumang operator na nakapangalan dito sa card na ito. Kaya sa tingin ng LTFRB, may mga jeep na hindi nakatatanggap ng ayuda dahil maaaring hindi nakapangalan sa operator nila ang prangkisa o di kaya ay wala silang prangkisa. Siguro dahil, lalo na no, sa mga traditional PUJ, ay dahil yung hindi po sila, yung original po na franchise holder, nagkaroon ng illegal sale and transfer. Kumbaga, may mga, sila yung naka-on record, sila yung franchise owner, and then binenta nila sa iba. Kaya mas madali para sa mga may consolidated fleet at mga nasa ilalim ng service contracting program ang makakuha ng ayuda. Na ito po yung hinihiling namin na sana man lang, kahit papaano, at least sa point in time, siguro sa huling pagkakataon na ito, i-honor na rin po nila yung mga deed of sale na kung sino na po ang nagmamay-ari ngayon ng jeep at maipagkaloob po itong Pantawid Pasada card. Para sa mga jeepney na hindi nakatatanggap ng ayuda, maaaring magsumbong sa LTFRB. Nangako rin ng gobyerno na dodoblehin ang fuel subsidy. Kaya naghahanap ng pondo ang gobyerno para sa pangalawang pamamahagi ng ayuda. We're just waiting for probably at the end of the month, because this is the first quarter, then they can look at the possible excess revenue already. So meron na pong na-identify initially by the Bureau of the Treasury.
Ibabase ng LTFRB ang mabibigyan sa database o listahan na meron sila. Ang mga ibang pampublikong sasakyan naman na wala sa jurisdiksyon ng LTFRB, tulad ng tricycle at ride-hailing apps, ay manggagaling naman ng listahan mula sa DILG at sa DTI. Jackie Manabat, ABS-CBN News. At tumaas na nga ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan. Kasunod ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo, humihirit din ang posibleng taas presyo ang mga gumagawa ng sardinas. Nagpapatrol, Jack Batalliones. Hindi motorista si Aling Teresita pero umaaray na rin siya sa epekto ng sunod-sunod na oil price hike. Tumaas kasi ang presyo ng mga bilihin kaya dumidiskarte siya kung paano pagkakasyahin ang kanyang budget sa araw-araw. Ilan kami sa bahay? 5. Parang yung isang lutuan na dahil malanggas mula sa tanghali hanggang gabi na yon. Si Aling Virginia may trabaho naman ang mga anak pero aniya hindi pa rin sapat ang kanilang kita para sa pang-araw-araw. Sobra po dahil nga magkano lang ba yung sweldo ng mga anak ko? Yung mga anak ko lang naghahanap buhay, mga pahinanti lang. Siyempre pinagkakasya na lang po kung ano yung mabibili dyan, galunggong, yun na lang kasi sa mahal ng bilihin. Sumipa ang presyo ng mga gulay sa ilang pamilihan, kasabay ng pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon sa mga tindera, nanggagaling pa kasi sa mga probinsya ang mga gulay at malaki ang patong ng mga nagde-deliver. Halimbawa, sa Galas Public Market, ang bell pepper na dati 100 hanggang 150 pesos kada kilo, ngayon 300 pesos na. Ang broccoli, mula 150 ay naging 230 pesos. Ang repolyo at pechay bagyo, 30 pesos kada kilo ang itinaas. Ang kamatis, dumoble rin ang presyo. Tumaas po, tapos matumal. Dahil sa sobrang mahal ang bilihin. Ay, imbis na bibili sila ng kalahati, isang guhit na lang. Ang ilang tindera ng isda, manok at karne, problemado din sa presyuhan. Hindi namin sila mataasan din kasi gawa ng iba, hindi na ma-afford na makabili ng... Siyempre matumal, di ba kasi wala nang ano, hindi na kaya pagtaas ng lusina, tataas din yung mga ano produkto. Ayon sa Department of Agriculture, hindi maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto dahil gumagamit din ang mga ito ng petrolyo sa produksyon at transportasyon. Hindi rin umano sila pwede na basta maglagay ng suggested retail price, pero pwede silang makatulong para maibsan ang epekto ng oil price hike sa mga producers at retailers. We are giving po yung mga fuel subsidy for our corn farmers and also for our fisher folks. And then pagdating naman po sa transport logistics, pinapagamit po natin yung mga trucks mismo ng DA. Ang krudo po, DA na rin ang magbabayad para at least that will help bring down the prices. Plano ng DA na dagdagan pa ang mga kadiwa store sa mga syudad kung saan makakabili ng mas murang mga bilihin. May naaprubahan na rin na 500 million na fuel subsidy ang DBM para sa mga magsasaka at mangingisda. Samantala, ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines, may posibilidad na pagtaas din sa presyo ng sardinas. Mabigat kasi ang impact o epekto ng pagtaas ng langis o fuel na ginagamit namin sa paggawa ng sardinas. Kailangan kami magbigay ng paalam sa DTI na kami magbabago ng presyo. Nakatakda silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry ukol dito. Jack Batalliones, ABS-CBN News. Kinansela na ng Interagency Task Force ang resolusyon nito kaugnay po sa paggamit ng Integrated Terminal Exchange ng lahat ng pampasaherong bus mula NCR patungong probinsya. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Chris Ablan, ito'y matapos ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Ibig sabihin, lahat po ng mga bus na biyaheng probinsya ay hindi na kailangang gumamit ng Integrated Terminal Exchange para maghintay at kumuha ng pasahero sa Central Hub sa Metro Manila. Dahil sa pagbaba sa Alert Level 1 ng National Capital Region at iba pang lugar na nagpahintulot sa full seating capacity sa pampublikong transportasyon, inirescind o kinansela
ang IATF Resolution Number 101 Series of 2021 effective March 24, 2022 para sa National Capital Region. Ngayong araw, ang ikalawang taon mula nang ideklara ng World Health Organization ang COVID-19 bilang isang pandemic. Ngayong mas bumuti ng sitwasyon sa Pilipinas, dapat na nga bang umusad na sa mas maluwag na Alert Level 0? Napapatrol, Rafael Busan. Matapos ang dalawang taon mula ng unang tawaging pandemic ang COVID-19, marami ng bansa ang unti-unting nagluluwag. Kasama na riyan ang Pilipinas kung saan 40 lugar na ang kasalukuyang nasa ilalim ng pinakamaluwag na Alert Level 1. Pero di pa man nagtatagal ang Alert Level 1, pinag-uusapan naman ngayon ang posibilidad ng pagbaba sa ilang lugar sa Alert Level 0. Hindi pa malinaw kung ano ang mga requisitos para sa nasabing alert level. Pero si DILG Undersecretary Epimaco Densing nagbigay ng pasilip. Pag nag-alert level 0, siguro ang tinitingnan natin dyan yung kabuuan ng ating bansa na, no? Pare-pareho na po ito. Ang nakikita ho natin dito, base sa mga datos na nakikita natin noong nakaraang linggo, yung numero ng kaso ng COVID-19 in terms of percentage ay halos pareho na rin sa mga percentage o numero ng kaso na nagkakaroon tayo ng ordinary flu. So, ang isang importante ditong mangyari ay kailangan ma-declare na endemya na itong COVID-19. Pero mismong World Health Organization na ang nagsabing dapat maging maingat sa pagdeklara o pagsabing endemic na ang COVID. Has the phase where we need to sustain efforts to stop this virus and treat people and vaccinate past? It hasn't yet. And we're not through the phase where we can step back and say this is now okay to just regard this as any other virus. Katunayan, bagamat bumubuti ang lagay ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, ang lubusang pagluluwag maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. That is not good because people may stop taking vaccinations or including booster doses. And they may also want to avoid mask or wear them incorrectly. Like I have started seeing people wearing the mask under their chin or under their nose. So yeah. When we start doing that, so when we start lowering our guards and masks, this is a disaster. Mahirap kasi pagka once we talk about alert level zero, again, the complacency will begin now. It will eat up, you know, the mindset of the Filipino that bababa na yung kanilang tinatawag nating vigilance and yung tinatawag nating self-regulation. Ipinaliwanag din ng WHO na patuloy na mag-i-evolve ang virus. Katunayan, hindi pa man humuhupa ang Omicron wave sa ilang bansa. Lumutang naman ngayon ang kaso ng recombinant ng Delta at Omicron sa ilang bansa sa Europa, kung kaya't bagamat hindi pa kumpleto ang mga pag-aaral at ebidensya tungkol sa recombinant, mainam ang tuloy-tuloy na pag-iingat kahit pa nasa Alert Level 1 na. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nagpatupad ng balasahan sa mga opisyal ng MMDA na layong maging sagot sa inaasahang paglalasa daloy ng trapiko ngayong Alert Level 1 na sa Metro Manila. Nagpapatrol, Doris Bigornia. Araw-araw, laman ng EDSA si Bong Nebrija bilang traffic czar. Sa kanya nakaatang ang responsibilidad na tiyaking may nag-aayos ng traffic dito. Lane o road closure, bus carousel, bukas-sara ng mga U-turn slot, sidewalk clearing at coding. Ilan lang yan sa mga pulisiyang ipinatupad ng grupo ni Nebrija. Ngayong unti-unti nang nakikita ang balikdagsa ng mga sasakyan sa tinatawag na new normal, bagong EDSA traffic chief ang sagot ng MMDA. In effect, this is a promotion for Colonel Nebrija. Siya na ang mag-head ng Task Force Special Operation. Bilang paghahanda po sa pagbabalik natin sa normal, ine-expand yung kanyang territorial jurisdiction. Kasi nga, kung sa EDSA lang siya, limited yung kanyang ginagalawan. Hindi tulad ngayon, as head ng Task Force Special Operations, buong kamay nilaan ang kanyang aayusin.
May naiisip ng estratehiya si Nebriha kung paano mapapaluwag ang daloy ng traffic. Intensified clearing operations natin sa mga mabuhay lanes. And we might find other alternate routes. We will be intensifying also yung anti-colorum operations natin, which is also necessary. Si Traffic Operations Officer Jeffrey Torres ang kapalit ni Nebriha sa EDSA. Ating marching orders ay pabilisin po yung daloy ng traffic. Ang unahin po sa EDSA ay traffic management. Ang panghuhuli ay secondary. Ang ano po natin ay prevention ng mga violators. Sisiguraduhin ko na visible po yung mga tao natin sa EDSA para mag-provide po ng traffic management. No, you listen to us because we are the enforcers here. Hindi naman na bago para kay Nebriha ang pagmamando ng special operations. Dati na siyang hepe nito hanggang ma-appoint bilang EDSA traffic czar. It has nothing to do with me, but dun sa mga tao na nabibilad sa araw at nauulanan. No? Kasi without them, hindi natin mapapatinuyan. Inappoint din bilang head ng Northern Traffic Enforcement District si D'Arthony John McKinto. Epektibo na ang balasahang yan ng mga tao sa MMDA. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Aabot na sa 100,000 individual ang nakalabas ng Ukraine sa pamamagitan ng humanitarian corridors sa nakalipas na 2 araw. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na patuloy ang pag-atake ng mga tropa ng Russia maging sa mga lugar na dapat ay may humanitarian corridor. Tinawag niya itong outright terror. Hindi naman lahat ng mga residente ay nagsisilikas. Marami ring mga nakatatanda na walang tiyak na pupuntahan ang nagpasyang manatili sa mga tinatawag na shelter. Minaliit naman ni Russian President Vladimir Putin ang ipinatutupad na sanksyon ng ibang bansa laban sa Russia. Ayon kay Putin, hindi nila kasalanan kung ang mga parusang ito ay makaaapekto rin sa pandaigdigang supply ng enerhiya at pagkain. Tiniyak din niyang makahahanap ng paraan ng Russia para malampasan ito. Gretchen, bakit bumabandera ang husay ng mga Pinoy sa bagong pelikula ng Disney at Pixar? Zen, kabilang kasi ang dalawa nating kababayan sa mga bumubuo ng pelikulang Turning Red. Bukod sa pag-dub at pagkanta sa pelikula, Pinoy rin ang nasa likod ng visual set design ng animated movie. Nagpapatrol, MJ Felipe. Anong gagawin mo kung tuwing na-excite o nagagalit ka ay nagtra-transform ka sa isang malaking red panda? It's gonna be me! Is everything okay? Yan ang problema ng teenage girl na si May Lee sa pinakabagong animated movie ng Disney at Pixar na Turning Red. Are you kidding me? Ang Canadian-American actress na si Sandra Oh ang nagbigay boses sa ina ni May Lee. It's really for the audience to bring their own point of view of what the red panda is. You know, we can start from the beginning that it's a coming-of-age story of a 13-year-old Chinese-Canadian girl who kind of is going through puberty, and it's a beautiful metaphor. But as Rosalie was saying, you know, the symbol of change, the symbol of acceptance, self-acceptance, messiness, it's all in there, and also independence. Target ni May Lee at ng kanyang barkada na mapanood ang concert ng boy band The Four Town. Isa sa mga bosses ng boy band ay binigyang buhay ng Pinoy artist na si Grayson Villanueva. I am so honored to be a part of this film, to be able to represent Filipinos. If you want to do music, if you want to be an artist, and you're Filipino, and like maybe your family's saying you can't do that, you have to go into nursing, you have to go and be a doctor, like, that's not the only route. Follow your dreams and follow your heart. Pero isa pang Pinoy ang bahagi ng animated movie, ang set designer na si Nelson Bohol. 2 dekada na si Nelson sa Pixar, kung saan unang project niya ang Finding Nemo. OMG! I feel blessed, man. It's, kumbaga, honored pati. Kasi nga, can you imagine mayroong pang chance na mag-represent ng kababayan natin, you know? And then,
to be successful is wala ka nang mahihiling pa. This is dream come true. Palabas na ang Turning Red sa mga sinihan. Never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your ride, all night, all right. MJ Felipe, ABS-CBN News. Pumalag ang militanteng grupong Anak Pawis sa umano'y panggigipit ng pamahalaan sa mga aktivista kasunod ng operasyon sa lugar ng kanilang mga miyembro sa Cavite. Iginit naman ng mga otoridad na walang halong politika ang kanilang operasyon. Napapatrol, Michael Delizo. Bali po, pinusasan po ako nila. Sabi po nila sa akin, huwag kayong tatakbo. Tapos po sinipa pa po ako sa ganito. Gulat po ako, may bumitbit sa akin na lalaki na ano, yung hinawakan yung damit ko tapos sabay ano, tinutukan. Kabilang ang mga tauhan ng bantay sunog na sina Charlie Maturan at Richard Barosa sa mga nasaktan. Akin yung cellphone mo! What's up, Sam? Akin yung cellphone mo! Sa raid ng Pideya Calabarzon sa Barangay Talaba 7, Bacoor nitong Huwebes, ikinagulat ng mga residente ang anilay marahas na pagsalakay ng mga operatiba. PDI nila pumasok sa amin, may itsura. Kaya akala ko vlogger o ano, naglabas ako ng cellphone para sana i-video. Nagkakagulo na kami kasi sa loob eh. Pagka, yun, hinaltak na ako. Tapos, nung magsasalita ako, bakit? Ba't ako? Ba't pati ako? Ginanong po ako sa mukha. Ginanong po ako, kahit babae po ako. Tinadyakan at tinutukan umano ng baril si Joel Salabanya, Vice Chairman ng Anak Pawis, Cavite. Masyado pong pobya kasi po napakadami pong mga kabataan doon. Paano ko kung pumutok ko yan? Nakipagbuno naman ang kanyang may bahay na si Ann Villarias sa mga armadong otoridad. Kinasa niya yung baril niya, tapos tinutok niya dito, itinaas ko, sabi ko, eh wag naman ho sir. Tapos doon, pinaputok niya ho sa taas. Tapos, opo, sinalag ko po siya, wala po ako pakialam, hindi po ako natakot. Kasi pupuntrihan niya yung asawa ko eh. 10 ang tuluyang hinuli ng PIDEA na dinala sa regional office sa Laguna. Ayon sa PIDEA, aabot sa kabuuang 35 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang bahay na ginagawa umanong drug den. Ayon sa kanila, 8 sa mga naaresto ay positibo sa drug test. Pareho namang kinumpirma ng PIDEA at Anak Pawis na walang mga aktivista sa nadakip. Kabilang ang mga miyembro ng grupong Anak Pawis sa mga aktibong nangangampanya sa Lenny Kiko team dito sa Cavite. Kasama rin sila sa malakihang pagtitipon dito noong nakarang linggo kung saan inakusahan ng ilang politiko ang mga dumalo na rebelde. Ito na ngayon ang tingin ng Anak Pawis na resulta ng red tagging sa kanilang hanay, bagay na itinanggi ng mga otoridad. Yung drug raid na sinasabi nila, ano lang talaga yan eh, justification. Nakakasiguro kami sa aming mga kasapian, sa aming mga balangay dito sa Bacoor, sa Talaba 7. Kabahagi ng aming advokasya ang laban sa droga. Wala po kaming pinipili dyan. Kung sino man, sabi ko nga, pag may ebidensya, no, malaki man o maliit, lalo na kung nanggaling dyan sa tip ng mga kababayan natin. Ibig sabihin kasi niya, may tiwala sila sa atin eh. No? Tatrabahuin po namin yan. Pag may ebidensya po, kahit sino, uhulihin namin yan. Actually, hindi nga namin alam kung member man sila ng kung ano man. No? Ayon sa mga militante, naaresto rin ang regional staff ng Anak Pawis na si Jonathan Mercado habang umaalalay sa isang land dispute sa Silang. Pero ayon sa pulisya, walang police unit sa Cavite ang may ulat kaugnay sa umano'y pagkakaaresto ni Mercado sa Silang, pero iniimbestigahan na ang insidente. Wala naman po kaming ginagawang crackdown. Gaya nga po nang nasabi ko sa inyo, hindi naman po natin confirm kung yan ay hinuli, kung paano, kasi nga po, wala pa naman po tayong na-receive na report sa ngayon. Sa pahayag, kinundina ni Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan ang pagdakip umano kay Mercado. Ikinalungkot din niya ang umano'y red tagging sa mga taga-suporta. Michael Delizo, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, naging maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong linggo. Eh ngayong weekend, makakapaglaban na ba ang ating mga kapamilya? Zen, kailangang agahan ng ating mga kapamilya ang paglalaba dahil may mga pag-ulan pa ngayong weekend. Makakaapekto pa ang shear line sa Cagayan Valley bukas, samantalang ang mainit na easterlies mula sa Pasipiko ang magiging dominanteng weather system sa bansa na magdadala ng thunderstorms sa hapon at gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, maulan bukas sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Sokcergen at maging sa Davao o Zamboanga Peninsula bago
pa magtanghali. Magtutuloy-tuloy ito sa hapon sa halos buong Mindanao, pero mas malalakas ang thunderstorms sa dakong gabi. Sa Linggo, maulan na rin sa halos buong Mindanao bago pa magtanghali, pero sa gabi, sa Caraga, Davao at Sorsogon na lamang ang mga pag-ulan. Sa Visayas, maghapon pang makakaranas ng pag-ulan bukas, lalo po sa bahagi ng Negros at Panay, pero pagsapit ng Linggo, gaganda na ang panahon sa halos buong Visayas. Sa Palawan, asahan po bandang hapon bukas at sa Linggo ang mga pag-ulan. At sa Luzon naman, buong araw paulanan ng shearline Cagayan Valley at maghapon ding uulanin ang Bicol Region. Sa hapon at gabi may thunderstorms na aasahan sa malaking bahagi ng Central Luzon. Sa Linggo, may ulan pa sa umaga sa bahagi po ng Cagayan Valley at may thunderstorms din sa hapon at gabi sa Quezon Province at sa ilang lugar sa Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, sisilip ang araw bukas at sa Linggo, pero mataas ang tsansa ng thunderstorms sa hapon at gabi. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat, kapamilya! Sani puwersa ang Pinay leaders at entrepreneurs kasabay ng selebrasyon ng Women's Month sa isang mall sa Mandaluyong City. Tema nito ang Women Now and the Future. Nagpapatrol, Rod Macenas. Idineklara ng United Nations ang Marso 8 bilang International Women's Day. Kaya naman isang summit ang inilunsad para simulan ang month-long celebration ng Women's Month sa isang mall sa Mandaluyong City. Layunin nitong mas mapalawak ang women empowerment at mas makatulong para sa mga aspiring women entrepreneurs. One of the advocacy that we are promoting is really women's. So that's why we really celebrate this. March is just a kick-off, but it's a whole year, all year around. Binibigyan natin sila ng platforma na tinuturoan namin sila kung paano mag-business. Dumalo sa summit ang iba't ibang women leaders, katulad ni na Dr. Nina Lim Yuson, ang National President ng Girl Scout of the Philippines, Rosaline Messina, Country Program Manager ng United Nations Women Philippines. Bisita rin ang ilang women entrepreneurs para magbigay ng payo sa mga babaeng gusto ring magnegosyo. Being a woman is not a hindrance, it's a superpower. You know, some of the most resilient, strongest people we know are women. Women are strong. Women can do anything, and women are solutions. I feel like one of the best gifts we can give them this Women's Month is isipin kung paano din natin sila masusuportahan na makamit ang mga pangarap nila. Bilang pagsuporta rin sa mga women in business, binuksan ang Womenpreneur Market hanggang March 15. Rod Macenas, ABS-CBN News. Makalipas ang isang buwan ng kampanya para sa presidential elections, nagpahaging si Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga kalaban niyang kandidato. Nasorpresa naman ang mga taga Cabanatuan City nang lapitan ng pambato ng Aksyon Demokratiko ang mga supporter ng isang katunggali. Nagpapatrol, George Cariño. Masayang hinarap ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang mga naghintay na taga-suporta sa labas ng hotel na tinuluyan sa Cabanatuan Biyernes ng umaga. Pero laking gulat na mga taga rito nang lapitan niya ang mga supporter ni Vice President Lenny Robredo para batiin na nasa labas ng headquarters. Pero sa press conference, may konting anghang ang timpla ng mga mensahe ng pambato ng Aksyon Demokratiko. Tulad na lang ng hinga ng reaksyon tungkol sa pahayag ng misis ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na si Attorney Lisa Araneta Marcos na nagkaroon ng inspirasyon ng kanyang mister sa pagtakbong pangulo ng mapanood ng pelikulang Ant-Man. Yan ba yung sa Marvel? Opo, opo, opo. Yung story niyan from magnanakaw to hero, gano'n? Hindi, yun ba yun? Kasi parang napanood ko yan dati. Good luck. Wala akong masabi. May haging din ng patawa ang sagot ni Mayor sa isang barangay official na nagtanong. Mayroon pong presidential ball na nagpunta po dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Hinawakan po yung bunga ng kalamansi. At wala pong sinabing programa kung ano ba yung maitutulong niya sa mga magsasaka at sa mga kalamansi grower.
Alam ko na kung sino yung mawak ng ano, kalamansi. Masarap yun sa lugaw pagka... Kasi pag walang laman yung lugaw, pag nilagyan mo ng kalamansi, di ba? May lasa na. At syempre, hindi na pinalampas ng media na makuna ng saloobin si Mayor Isko sa isyung may letrang O ang kandidatong susuportahan ng Pangulong Duterte. Letter O? Naku, napakarami ko ng Francisco Moreno. Dalawa. Tatlo na. Domagoso. Anim. Pero pinakita ng batang tundo sa mga taga Nueva Ecija na hindi siya kampanteng maghihintay lang ng endorsement. Ang sabi ni Mayor Isko, alam naman niyang maaring may mga pumipinta sa estilo ng kanyang pangangampanya, pati nga raw yung pagsasalita niya na English. Pero ang giit ni Mayor, sa ganitong paraan na direkta lumalapit sa publiko, ang alam niyang diskarte kung paano lumigaw sa mga botante. George Carino, ABS-CBN News, Nueva Ecija. Ayaw nang patulan ni presidential candidate Ping Lacson ang paratang ng Communist Party of the Philippines na nagsisilbi siyang attack dog ng Administrasyong Duterte laban kay Vice President Lenny Robredo. Pero muli siyang nagbabala sa posibleng pagpasok umano ng mga komunistang grupo sa campaign rally ng ibang kandidato. Magpapatrol, Willard Chen. Mistulang piyesta ang sumalubong kina Senador Ping Lacson at running mate na si Senate President Tito Soto pagdating sa Castillejo, Zambales, kung saan nakuha nila ang suporta ng mayor ng bayan. Naniniwala ako na yung good governance talaga nagmumula sa namumuno. Dito ay pinakilala ng Lacson Soto tandem ang panukala nilang bigyan ng papel ang lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pambansang budget para walang masayang na pondo. Isipin ninyo, 81 provinces po tayo, 81 lalawigan. Hindi ba kayang bigyan natin ng bawat lalawigan kasama Zambales kahit tigi 1 bilyong piso taon-taon na pwede lamang gamitin para sa development at saka sa livelihood. Kung sino ang may mga akbang ng batas na yan, pag sila nagpatupad ng batas, tiyak na tama, tiyak na makakarating sa inyo ang dapat makarating sa inyo. Pinangatawa na ni Lacson ang babala laban sa pagbuo ng coalition government sa CPP-NPA-NDF batay anya sa impormasyong nakukuha mula sa sariling intelligence network. Bukod pa sa sulat ni retired Colonel Hector Tarazona na nadismayang kasama di umano ang mga kilalaan niyang komunista sa grupong One Sambayan na inendorso si Vice President Lenny Robredo at pahayag ng umano'y dating kadre ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis. Nakasamang dumalo umano sa grand rally ni Robredo ang mga miyembro ng mga front organization ng Kilusan. Kinuwis nga nila eh, dinala usapan sa red tagging. Ano? Tapos, pati yung CPP-NPA, red tagging din yung linya. Bakit nagkakapareho yung linya nila? Wala naman ako ni red tag eh. Sabi ko lang, worrisome. So, concern yun eh. Na kung sakaling magkaroon na naman ng isang koalisyon, eh baka hindi tayo makamove on. Of course, tinatanggap pa natin lahat ng sinasabi ni Kyle. Hindi. Hindi naman gospel truth. Minsan may tendency siya mag-exaggerate eh. Maski sa hearing, exaggeration yung iba eh. Pero may mga tama rin kasi kasama niya yung mismo mga na-recruit, nadala hanggang bundok, at may mga testimonies. May pasaring din si Lacson sa kampo ni Robredo matapos lumutang ang balitang may mga miyembro umano ng progresibong grupo na inaresto sa Cavite at iniuugnay sa pagdalo ng mga taga-suporta sa rally ng pangalawang Pangulo. 7 na huli, may nakuhang 103,000 pesos worth of shabu. Paano naging political yon? Doon nila dinala kasi nagkataon, mga anak pawis pala yung nahuli na kasama sa kampanya. So sila rin na nag-validate, may anak pawis to sa campaign nila, sa sortie. Pero pinalalabas na dahil daw na red tag, pinag-initan ng pulis, pinagdadadampot. Ayaw nang patulan ni Lacson at Soto ang paratang ng Communist Party of the Philippines na nagsisilbi lang umanong attack dog si Lacson para kay Pangulong Duterte laban kay Robredo. Sabay giit na walang usapan tungkol sa coalition government sa ngayon. Oh, yung pa isa. I don't know. Ayoko na patulan yung lying. Liars. Liars.
Posisyon ng tandem ang localized peace talks sa rebeldeng grupo kung sakaling manalo. Binasura rin ng tandem ang panawagang magsama-sama ang mga kandidato para hindi manalo ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Willard Cheng, ABS-CBN News. Bagamat kakaunting lokal na opisyal pa lang sa Negros Occidental ang hayagang nag-iendorso kay Vice President Lenny Robredo, patuloy naman ang pagsuporta ng mga volunteers sa kanyang kandidatura na Papatrol Adrian Ayalin. Mula noong umaraw, ipinakita ng mga supporters at volunteers ni Vice President Lenny Robredo sa mini-rally sa Sagay City ang kanilang pagsuporta sa kanyang kandidatura. Ayon sa organizers at pulisya, tinatayang 8,000 supporters ang nagtipon-tipon kasama si Suzette. Si VP Lenny ang ating tanging pag-asa, paglaom, hope para sa ating future! Maraming supporters ang lumalabas para kay Lenny, pero sa mga lokal na opisyal, mabibilang sila sa daliri. Sa pangunguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Governor Bong Lacson, nagsalita rin si dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon sa rally sa Sagay. Boto ba kayo sa Magdalakaw? Boto ba kayo sa Pangit? Sa gitna ng malalawak na tubuhan sa probinsya, ilang magtutubo ang tuloy sa trabaho. Naghahanap ng mas maayos na buhay para sa pamilya, tulad ni Clarice dahil sa kakarampot na kita. Malaki ba ang bayad? Kung maliit lang. Isang buwan, 1,000 lang. Gusto ko lang maghanap ng ibang trabaho kasi para mabuhay yung pamilya ko eh. Sinabi ng Team Lenny Kiko na sa gobyernong tapat na iniaalay nila, aangat ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Kami po ni Senator Kiko, ito yung aming tinututukan. Yung mga magsasaka at mga mangingisda. Ngayon po, napakataas ng presyo ng abono. Diba? Napakataas ng presyo ng abono na halos wala nang kita yung ating mga magsasaka. Ito ang resibo sa inyong lingkod po sa Gipsang Aak. Republic Act 11321, direkta na pwedeng bumili, wala nang public bidding ang ating mga pamalang lokal at national government sa mga magsasaka at mangingisda ng kanilang produktong agrikultura para tama ang presyo, kikita ang ating magsasaka at mangingisda. 10 events sa 7 bayan ang sinuyod ng team ni VP Lenny sa Negros Occidental na nagtatapos sa isang malaking people's rally dito sa Paglaom Stadium. Ang ibig sabihin ng Paglaom sa salitang hiligay noon ay pag-asa. Ang tingin nila kay VP Lenny ngayong halalan 2022. Adrian Ayalin, ABS-CBN News, Negros Occidental. Naniniwala si Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kaya niyang na muling manalo sa probinsya ng Laguna. Nangako po naman ang unit team na sakaling manalo, magdalaan sila ng sapat na pondo para sa scholarship grant sa mga nasa kolehiyo. Nagpapatrol, Joyce Balancho. Balik Laguna ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte ngayong Biyernes. Inikot nila ang Santa Cruz, Binian at Santa Rosa. Nauna na silang bumisita sa San Pablo at San Pedro City noong Disyembre bago pa opisyal na magsimula ang kampanya ngayong taon. Sa kanilang talumpati sa campaign rally sa Kapitolyo sa Santa Cruz, sinabi nilang plano nilang iangat ang ekonomiya ng bansa na pinadapa ng pandemya. Wala na po tayong inaantay sa pandemyang ito. Hindi po dapat sinasara at pinubuksan at sinasara ang mga trabaho at hanap buhay at mga lugar sa ating bansa. Alam nyo naman po kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon na kahirapan dahil sa pandemya. Kailangan po natin ayusin at tulungan ang ating mga maliliit na negosyante dahil sila talaga'y nawalan at padamihin na natin yung trabaho. Ayusin po natin ang agrikultura para sapat ang
ang food supply ng Pilipinas. Ang lalawigan ng Laguna ang ika-apat na probinsya sa bansa na may pinakamaraming botante para sa darating na halalan. Ito naman 2016 Vice Presidential Race. Naging dikit ang laban ni Bongbong Marcos at Lenny Robredo dito sa probinsya. Nakuha ni Marcos ang nasa 35% ng kabuang boto ng probinsya habang nasa 31% naman si Robredo. Kanina, mainit at maingay ang pagtanggap sa tambalang Marcos Duterte sa Kapitolyo. May mga nagpa-autograph pa kay Marcos sa kanilang face mask. Mismong si Laguna Governor Ramil Hernandez naman ang nanguna sa pagpapakilala kay Marcos. Hi sir, sir. Ilang estudyante naman galing pang ibang lugar ang dumayo pa para sumama sa rally. Dati po kasi hindi ko po lubos nakilala yung Marcos. Kaso nga lang po, parang ano po yung parang barkada ko lang po, nagsabi lang din po sa akin kung ano po yung kagandahang ginawa niya dito po sa atin, na yung dati po na panipaninira lang po yung nangyari sa kanya. Sa isang pahayag, ipinapangako naman ng UNI team na itutuloy nito ang scholarship program ng Commission on Higher Education o CHED na sinuspinde dahil sa kakulangan ng budget. Pagsapit naman ng hapon, nag-motorcade si na Marcos sa Binyan papuntang Santa Rosa. Walang blue. Tinapos ng UNI team ang pagbisita sa Laguna sa isang campaign rally sa Santa Rosa Sports Complex. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Humarap gayong araw sa mahigit 3,000 opisyal ng barangay sa Calabarzon si Senador Manny Pacquiao. Bukod sa mga programa niya sa pabahay, trabaho at edukasyon, idiniklara rin ng pambato ng From the Party ang kanyang gagawin kaugnay sa nalalapit na barangay elections sakaling manalo sa halalan. Lava Patrol, Sherian Torres. Mula sa Cebu hanggang sa Maynila, mga lider ng barangay sa Negros Oriental at Calabarzon ang hinarap ni Promdi Standard Bearer Manny Pacquiao. Idinetalye ng senador ang mga plano niya para mas makilala ng mga barangay official ang papel nila sa gobyerno para mas makatulong sa kanilang komunidad. Sa mahigit 3,000 delegado ng Liga ng Barangay Assembly, inilatag ni Pacquiao ang pangako niyang 10 milyong libreng pabahay, tulong edukasyon at disenteng trabaho sa mahihirap. Inihegri niya ang kanyang plano kaugnay sa papalapit na barangay elections. Pag ako nanalo, ipospon ko yung barangay election until 2024. Dapat talaga ang mga barangay official, sila ang pasalamatan natin din. Kasi may pandemya man wala, sila ang ating frontliners palagi. Dahil kung ano mga problema, sila unang tinatawagan din ng mga mayor. Ayon kay Love K. Fanlo, dating National Director ng Liga ng mga Barangay, marami na silang naririnig na pangako mula sa mga kandidato at gusto nila na may makitang may kumikilala sa kahalagahan ng papel ng mga opisyal ng barangay. We needed to hear and collaborate with whoever it is that intends to lead the country, that they will provide the barangays with better recognition and fight for our independence and our autonomy. And most importantly, we are all gearing to rebuild the country and, you know, kailangan natin bumangon. At kahit nag-imbita na ilang kandidato para pakinggan ang kanilang plataporma, tiniyak ng Liga na hindi ito mag-endorso ng sinumang kandidato dahil nakasaad sa batas na hindi dapat kumikiling o nasasabak sa politika ang mga opisyal ng barangay. Bawal kami mag-endorso sa ating pong ano. Pwede namang sumali ka sa pampolitikal ang mga barangay captains. Actually talagang kasali. Pero kung pwede, mas the best na huwag na nating i-endorse. Para sa kanila, importanteng kilalanin na rin ang mga barangay official bilang frontliners na nagseserbisyo ng husto ngayong pandemya. Sherian Torres, ABS-CBN News. Umarangkada na ang Mindanao Tour ni Labor Leader Calliodi de Guzman, ang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Lakas ng Masa. Isa sa mga una nilang dinalaw ang mga magsasaka at manggagawa sa Misamis Occidental. Nagpapatrol, Mike Navalio. Walang private jet, walang chopper. Sa halip, humila. Sumakay ng bus bago umakyat ng pampasaherong eroplano para Uzamis. Ganito sinimula ni Presidential Candidate Calliodi de Guzman at Vice Presidential Candidate Walden Bello ang kanilang Mindanao Tour. Isang linggong iikot sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang Iligan, Cagayan de Oro at Davao. Yun naman talaga, hindi kami naman
mga bilyonaryong kandidato na may sariling helicopter, may sariling private plane, kami ay galing sa hanay ng masa, galing sa hanay ng mga magagawa, leader masa, na yun ang kaya. Ito ang unang pagkakataong dinayo ng tandem ang lugar para sa kanilang kampanya na pinunduhan ng kanilang mga supporter at volunteer. Ilang supporter ang sumalubong sa grupo bago mag-courtesy call sa mayor ng Clarín at mag-caravan. Hindi rin nila alintana kahit kakaunti ang kasama sa convoy at walang makikitang poster o tarpaulin nila sa lugar. Ang kanilang ipinunta dito, makipagpulong sa mga sektor na gusto nilang isulong. Dito sa Barangay Panay, sa bayan ng Clarín sa Misamis Occidental, pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga residente. Kaya isa ito sa unang pinuntahan ni Presidential Candidate Calio D. Guzman para ibahagi ang kanyang plataforma para sa mga magsasaka. Unang daing ng magsasakang si Herminia Shaw ang tumataas na presyo ng abono. Ang kamahal lagi sa abono ng among gigamit karon, niya ang among palay paliton lang og barato. Sinisi ni Calyodi ang pagbaha ng imported na bigas sa bansa dahil sa rice tarification law, habang tinukoy ni Bello ang pagbukas ng ekonomiya sa imports at pagsunod sa mga pulisiya ng World Trade Organization. Ang dami na hong namatay ng mga agricultural sectors natin. Mais, gulay, namamatay na ho yan. Siguradong mamatay ang ating palay. Papalitan ho namin. Irerepeal ho namin lahat para sumigla ulit ang agrikultura natin. Filipino farmers first! Filipino farmers first! Nangunguna dapat ang ating mga mabukit at mangingisda. Ang plano namin, isuspinde, ibasura ang rice tarification law para tumaas ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Yun ang gagawin namin. Dagdag pa ni Calyodi, maglalaan siya ng 475 billion pesos na tulong sa mga magsasaka kung mahahalal. Pamikakuan kayo. Aminado si Herminia, hindi niya gaanong naintindihan lahat ng sinabi ni Calyodi at Walden, pero ang mahalaga sa kanya, mapataas uli ang presyo ng palay. Ganito rin ang reaksyon ni Mary Ann Inot na binitbit pa ang tatlong buwang sanggol, mapakinggan lang ang sasabihin ni Calyodi. Ang importante sa kanya, tumaas ang 350 pesos kada araw na sweldo ng kanyang mister na hindi sapat sa pagpapalaki ng kanilang anak. Importante jud kay na sa mga pamilyado karon sir kung matinuod mga 750 ang adlaw. Dako na kay nagkatabang sa mga pamilya karon nga nagkalisod. Naotunta nga matinuod. Sa mga simpleng manggagawa at magsasaka nakatuon ang kampanya ni Calyodi at Professor Walden. Pero tila hindi simple ang solusyon sa kanilang mga hinain. Mike Navalio, ABS-CBN News, Ozamis City. Mark, lahat tayo apektado ng pagmahal ng gasolina. Alam natin yan. No? Pero paano ba hinaharap ito ng mga Pinoy, ng ating mga kababayan? Well, Henry, alam mo naman ang mga Pinoy, kahit mabigat na problema, kayang pag-aanin. Ang iba, idinadaan sa patawa ang dusang nadarama sa walang habas na pagtaas ng presyo ng gas. Sa dami ng pagsubok, dasal na may kasamang pag-good vibes, ang ambag ng TikToker na si Father Dax Ramos. Ganito siguro ang dapat gawin ng isa pang pari, ang gumalaw-galaw, para lubayan siya ng asong tambay sa simbahan ng Saints Peter and Paul sa Bantayan, Cebu. Ayon kay Bayan Patroller Vernon Caparo, todong at ngatang tutang si Rocky sa laylayan ng abito ni Father Giuseppe Pongase habang nagmimisa ito. Hanggang sa pumunta sa sacristy si Father, nakasunod pa rin si Rocky. Kuya, wag! Wag! Kuya, huwag gawin dyan! Abot langit ang hinagpis at pakiusap ng mga motorista na apektado ng walang habas na pagtaas sa presyo ng gas. Ito pa ang isang video ng pagmamakaawa na huwag baguhin ang presyo sa karatula.
kamara sa gasolina. Ang iba, dinaraan sa kanta. Siguro nga'y wala nang natira sa mga inipong ko na kwarta. Nagsesente na kung may babalik lang ang kahapon. Panapanahon ng pagkakatalo. Habang nagro-road trip, mapapa-Ingles ka na lang. Young and ganda-ganda and view parang nakakalangkit yung presyo and gas. Yung kapag nagpakarga ka ng gas ngayon, halos ipagpag mo yung fuel nozzle para sulit. Sa totoo lang, sa sobrang taas ng presyo ng gas, nananakit ang batok mo, kakatingala. Pero alam nyo naman, para-paraan lang yan. Kung hilig nyo talaga ang mga rera, ganito lang ang solusyon dyan. Mark Logan, ABS-CBN News. Hindi mo ka marami iiyak next week? Oo. Totoo ba yun? 14 pesos? Doon maglalaro. Siguro 10 hanggang 14. Naku. Sakit, no? Eh, lalong magwawala yung mga netizen. Ay, kaya, sabi ko, mas marami, marami. May solution dyan. Oh. Ano? Lahat tayo. Kasali ka kay Mark Logan sa susunod na. Sasali na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Alvin El Chico. Ako po si Zen Hernandez. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat po. Happy weekend at magandang gabi.